Mayor Isko Moreno and Ms. Honey Lacuna abay pinaringgan ni Sam Versosa sa kanya pong latest interview. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more politics updates. Namin siya for like 20 years. We nurtured her and the group. So, but meron kang growing concern. Then, I start going around and I'll tell you two specific things. Kahit si Hook nga laban, basta may kalaban po, mabigat ang laban. Yan ay ilan lamang sa mga eksena matapos nga mag-file ng COC itong si dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno, kung saan minabatikos po siya ng kampo ni Honey Lacuna patungkol sa kanyang planong pagbalik nga bilang mayor dito po sa Manila. So inamin po ni Mayor Isko Moreno na sa kanya pong pagtakbo ay nagpaalam siya mismo dito kay Miss Honey Lacuna. Tatangkain ni Isko Moreno na mabawi muli mula kay incumbent Mayor Honey Lacuna ang kanyang dating posisyon bilang alkalde ng Maynila sa eleksyon 2025. Pero may iba pa silang karibal sa posisyon gaya ng party list congressman na si Sam Versosa. Sa ulat nga ng GMA News 24 Horas nitong Martes, humabol sa huling araw na paghahain ng Certificate of Candidacy COC sa Moreno para tumakbo muling alkalde ng Maynila. Hawak niya ang naturang posisyon bago siya tumakbong presidente noong 2022 election, pero hindi siya pinalad na manalo. Ang dati niyang vice mayor na si Lacuna ang nagmana ng iniwan niyang pwesto bilang alkalde ng Maynila. Ayon kay Moreno, kinausap niya si Lacuna na itinuturing niyang ate noong Hulyo para sa hangarin niyang tumakbong alkalde sa election 2025 dahil umano sa mga panawagan na bumalik siya. I respectfully ask Ate Honey, ate, pwede kong bumalik sa pagka-mayor? And swiftly she answered, no, I'm running for re-election, sabi ni Moreno. Karapatan naman yon. So what I did, kiss her and said goodbye and hug. Si Doc Pax, Mr. ni Lacuna, kasi mahal na ako ng mga yan dahil kay Danny Lacuna, ama ng alkalde, bilang pagtanaw ng utang na loob, sabi niya. Kinumpirma naman ni Lacuna ang pag-uusap nila ni Moreno tungkol sa plano nitong pagtakbo. So, the last time we spoke to each other was I think July 12, sabi ho niya tatakbo po siya. Wala po akong sinabing pinakinggan ko lang siya, that's face to face, paliwanag ni Lacuna. Bukod kina Lacuna at Moreno, naghain din ng COC para tumakbo alkalde ng Maynila si Tutok Tuwin Party List Representative Sam Versosa na nobyo ng aktres na si Rian Ramos. Yung mga taga Maynila naman ay may karapatang pumili ng gusto nila kasi nakakalungkot na puro away na po eh, sabi ni Sam. Kasama rin sa mga aspirant bilang alkalde ng Maynila sina Alvin Avesila, Karingal, Michael Go, Say at Jerry Sindo Garcia. So sa isang interview nga nitong si Sam Versosa kay Mr. OG Diaz, ipinaliwanag niya at inilatag niya ang ilan sa kanya mga plataforma at kung bakit siya po ay talagang nagdesisyon na tumakbo bilang isang mayor ng Maynila. So sa ngayon, tatlo po ang nag-file ng kanilang COC para sa pagka-mayor ng Maynila.
Dito po sinabi dito ni Samber Sosa kung ano po yung mga pinaplano niya at kung bakit ano isa sa mga nag-trigger or isa sa mga rason, pinakamabigat na rason ang kanyang pagtakbo. Panoorin natin ito. Mayor ng Manila. Opo, Nay. Tayo po ay lalaban para sa mga tao ng Manila. Bakit kailangan mo pa ng posisyon? Hirap na eh. Bauna sa utang. Sabi nga nila, bangkarote na. Tutuktuin representative or party list representative in Dear SB Public Service Show host Samber Sosa confirm his running for mayor in Manila in 2025. Sam, 37 years old, made the big announcement during the charity event in Tondo, Manila last Sunday morning. Yun ang sigaw nila kahit saan ako magpunta, said Sam when asked to confirm his political plan for next year. Asked about this running mate, Sam said, wala akong vice mayor. Meron o walang kailangan ko ay ang tao. Ramdam ko ang sigaw nila, hindi ko talaga iniisip yan. Marami ang lumapit pero wala akong vice. Pero tignan natin, Sam promised an upgrade for 2,000 monthly allowance from 500 for seniors and delicious food for poor Manileños once elected as a mayor of Manila. Lagi nilang sinasabing sardinas na naman, may kaliskis na kami. Sabi ko, ibahin natin kasi galing din tayo sa wala. Alam ko ang pakiramdam ng wala at alam ko rin ang pakiramdam na makakakuha ng masarap. So mula ngayon, yan ang magiging standard natin sa pagbibigay ng tulong. Matatandaan po na si Sam, sabi niya, ito po, pero ano man ang pagkain pa rin yan. Gusto ko lang sabihin kung kaya natin gawin sa sarili natin, pwede rin naman kahit saan, sabi po ni Sam, who will introduce Spam and Delimondo products as a substitute for noodles and sardines for the poor. Sam also said that if elected, he would not allow seniors to fall into line to get the current 500 peso monthly allowance per senior. Hindi na tayo pipila. Tinapapila pa kasi nila mga senior sa halagang 500. Papipilahin mo pa ang mga lolo't lola mo na 85 years old, 75 years old, sabi niya. Critics like Sam to David in popular Bible verse David and Goliath saying his competitors for the political position in Manila are giants, including former Manila Mayor Isko Moreno. Sabi niya, buong buhay ko, David tayo eh, hanggang dito na lang daw ako sa Sampaloc, walang asenso at hindi uunlad. Hindi raw lalaki ang kumpanya ko, hindi raw ako makakagraduate pero nagsikap ako. Lahat ng meron ako, pinaghirapan ko bago ako nagpunta sa Kongreso. Wala na po akong ibang pangarap kundi i-share ang blessing at pasayihin ang lahat ng Manileño. Ramdam ko sila, sabi ni Sam. On Isko Moreno, Sam said he had many photos of the former mayor of Manila. Ilang beses na rin kami magkasabay mga awards night. Minsan sabay kami na parangalan noong naging mayor siya. Nagkasabay din kami noong magtayo ako ng eskwela sa Maynila. May mga tinaya akong eskwela para sa mga kabataan ng pandemic. Pumunta siya, may picture kami na magkasama kami ni Isko. Masaya ako na nakilala ko siya. Ako naman ay panibagong pagtulong to. Ang tawag dito ay malawakang pagtulong, sabi po ni Sam. Wala tayong ibang gagawin kundi puro kabutihan. According to Sam, who has been in a relationship with actress Rian Ramos for 3 years, said they had not planned a wedding. Sa totoo lang, ayaw kong pag-usapan yung tungkol kay Rian, sabi niya, kasi baka sabihin ng iba, ginagamit ko lang si Rian. Napag-usapan na namin ito ni Rian at maraming salamat talaga sa buong suporta na binibigay ni Rian sa akin. So, nag-express po ng pasasalamat si Samber Sosa bilang bagong ihahalal, no? Or bagong tatakbo bilang mayor ng Maynila. So, tanong, kayo, nasa inyong mga kamay po ang desisyon kung sino po ba ang iluluklok ninyong mayor ng Maynila. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dar Eds TV. And also, I have my TikTok account which is Dar Eds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!